Magandang araw sa inyo mga agulay. Ngayon naman ay gagawa po tayo ng fertilizer na gawa sa puso ng saging. Sa paggawa po ng ating puso ng saging fertilizer, ito po ang ating mga kakailanganin. Plastic container o kaya ay mga glass jar mga agulay. Puso ng saging. Kung meron po kayong makukuha na ng sariwang puso ng saging ay mas maganda po dahil sa mas makataas ang mga ito. Kung wala naman po, ay yung nabibili na lang po sa palengke tulad po ng gagamitin ko ngayon. Brown sugar or molasses. Panukat. Telang panakip. At panali. Hiwain lang po natin ito sa maliliit na parte. Bali ang kukunin natin dito mga agulay ay yung katas na taglay ng puso ng saging. Dahil meron itong mga growth hormones. Mamaya po malalaman po natin ang benepisyo nito sa ating mga halaman. After po natin mahiwa ang mga ito ay susukatin naman po natin. Ang ratio po natin ay 1:1. Kung gaano karami ang puso ng saging ay ganoon din po karami ang gagamitin nating asukal. Hahaluin lang po natin ito hanggang sa makover ng asukal itong ating puso ng saging. Siguraduhin lang po natin mga agulay na malinis ang ating kamay bago ito haluin para maiwasan ang contamination. Once na nahalo na po natin ito, ay takpan po ito ng tela at talian. Ilagay po natin ito sa lugar na madilim at malamig na lugar at ipeperment po natin ito for 7 days. After 7 days mga agulay, ay ganito na ang magiging itsura ng ating fermented puso ng saging. Maaring magkaroon ito ng mga amag pero okay lang naman po yun. Pero dapat po ang amoy nito ay mabango na manamis-namis. Kapag mabaho naman po ang naging amoy, ay huwag nyo na po itong gamitin at gumawa na lang po kayo ng bago dahil maaring makasama lang ito sa ating mga halaman. Pwede na po natin itong salain. Kumuha lang po tayo ng isang lalagyan. Itong telang ginamit kong pantakip mga agulay ay ito na rin po ang gagamitin kong pansala para double purpose po siya. Kaya telang gagamitin natin dito mga agulay ay para masala natin ng mabuti ang mga katas at hindi masama ang mga maliliit na parte na maaaring maging dahilan ng pagbara sa ating gagamiting spray bottle. Pigain lang po natin itong mabuti para makuha natin lahat ng katas. Ito pong mga natirang puso ng saging ay ilagay po natin ito sa ating composting bin para magsilbing compost. Ito naman pong telang ginamit natin ay labahan nyo lang po para magamit po natin sa mga susunod na paggawa natin ng fertilizer. Isalin na po natin ito sa isang malinis na lalagyan. Kapag ganitong bagong gawa pa lang po ang ating fertilizer, ay huwag po natin masyadong higpitan ang pagsara dito para maiwasan ang pag-build up ng pressure sa loob ng ating lalagyan dahil active pa po ang mga microorganism dito mga agulay. Ang paraan naman po kung paano natin malalaman kung active pa o hindi na ang mga microorganism ay sa pamamagitan ng pagalog nito. Once na kinalog po natin ito, ay mapapansin po natin ang pagkakaroon ng mga bula. Sa paggamit naman po nito mga agulay, sa isang litrong tubig ay maglagay po tayo ng 2 kutsara. At ilagay ito sa ating spray bottle. I-spray lang po natin ito mga agulay sa mga dahon ng tanim natin. Sa hapon po natin ito gagamitin kapag hindi na po nasisikatan ng araw ang mga tanim natin. Itong ginawa po nating fertilizer ay meron po itong natural growth hormone na makakatulong sa mabilis na paglaki ng mga tanim natin. Pwede nyo rin po itong gamitin sa mga ornamental plants. I-spray lang po natin ito 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo para makasiguro po tayo na maging malusog ang mga tanim natin. Sana po ay makatulong sa inyo itong aking video. Maraming salamat po sa panonood mga agulay. See you po sa next video natin. Happy gardening!